that's where you don't go. What's up mga katro? It's me, Jared Ganson, and welcome back to my channel again. So, ayan, napakalakas ng hangin. So, ayan po, gusto ko lang po share sa inyo ang kalungkot na pangyayari sa buhay ko. So, ayan, it's all about my dog. Her name is Tulo, so she passed away 4 days ago. So, ayan. Kilala niyo naman po yun kasi nga po, na-upload ko na po siya sa my TikTok, sa my Facebook, at saka sa my YouTube ko. So, ang sakit lang kasi yung bang tipong namatay siya na wala ka sa tabi niya, hindi mo siya na. So yun, masakit lang kasi syempre nalagaan mo tapos mamamatay lang. So masakit talaga lalo na yung hindi mo siya nakita at hindi mo siya nante. Kasi nga po mga katrobs, ito po yung kwento. Igakwento ko sa inyo. Sana po interesado po kayo sa kwento ko. So kung hindi naman po, scroll nyo na lang po. So gusto ko lang po ibagay kasi this may important, this may special na gusto kong i-vlog. Kasi nga po, this may memories na wala na po siya. So bilang isang amo niya, kailangan ko po yung ano, para po meron bang resemblance ako na maalala sa kanya kahit nawala na siya. So, ito po kasi nangyari din. Naka-duty po kasi ako noon, kasama yung si D. So, then, my sister chat me, nawala na po sila. Siguro mga 3 a.m. So, ayun po, nakakalungkot lang kasi akala ko brang back. Pero, nang umuwi po kami, wala na po, nandang nalunga. Nakandusin na po siya. Gas na po. Sobrang sakit lang kasi syempre, kasakasama mo sa boarding, yun nandun pa ako sa may langkahan especially. So, pag wala si Eddie na pumapasok, siya po yung naging kasama. Kahit na pasaway mo siya o na tumatay siya. Syempre, natural naman yun sa mga aso. So, shout out din sa mga dog lovers dyan na katulad ko na sobrang sakit pag nawala ng minamahal na. Dito lang po siya yung nilibing sa may puno ng avocado namin. So, ayan po. Naulang po nung umuwi ako. Kaya, minabuti namin dyan na lang po kasi para po nandyan lang siya sa paligid. Kasi wala naman po ditong tawag dito. Wala naman po ditong pwedeng paglibingan kasi lupa naman po yung bahay namin. Kaya dito na lang po namin minabuti yung libing. So, ayan po. Yun kasi yun, kailangan natin tanggapin kahit na wala na siya. Siguro, time yan na. O kaya siguro, awan ko, di ba ma-explain? Kasi nga, sobrang sakit talaga. Siyempre, napamahal na kasi sa akin yung aso yun. Naalagaan ko siya. Kahit pag may garapata, tinatanggalan ko siya para maging malinis siya. So, yung bang tipong mawawala na lang siya, na hindi man lang siya magpakita na may sakit siya. Pero, for me kasi, ano naman po siya, magaling naman po siya. No? So, ako ay na-shock lang. Kasi, akala ko mabubuhay siya na matagal, nakakasama ko siya sa mga vlogs ko. So, masakit lang kasi nga, alam niyo po yan na mga dog lovers dyan. So, yun. This time, nalulungkot din ako kasi yung bang feeling na pag-uwi ka, isasalubong sa iyong aso, natutuwa siya. Pero ngayon wala. Wala nang gumagawa. Except kay Chuchu, yung isa namang aso. Kaya mas careful ako dun sa isang aso namin. Kaya na ganun siya na napabayaan siya. Binibigay ko yung makakaya ko. Kasi gusto ko maging malinis yung aso. Gusto ko maging mataba siya. Alagaan siya. Kasi nawalan ako ng isang aso. Langan, mawalan pa ako ng isang another na aso. Parang ang sakit ng impact niya sa akin. Kaya ngayon pa masyado na akong careful sa lahat ng bagay. Kaya hindi naman kasi dali ng pagkamatagal mo kung kailangan din. Hindi naman ganun kadali. Siyempre yung mga video na napapalan mo, di ba? Na andun siya. So, ang dami kong video. So, i-click ko na lang po dito. Thank you.
alone and you change everything. You lift my feet up the ground, you spin me around. You make me crazier, crazier. Feels like I'm falling in love, I'm lost in your eyes. You make me crazier, crazier, crazier. Minsan naisip ko, paano ba maging masaya? Kasi pag naging masaya ka, sobra naman bumawi yung lungkot. Pag naging masaya ka, maging saya mo lang, andyan na naman yung lungkot. Paano, paano maging masaya? Parang bawal. At parang pinagkakait. Bawal na ba akong maging masaya? Pero okay lang. Cheer up. Kaya natin to. Nakakalungkot lang kasi yung bang magpapasaya na lang sa'yo mamawala ka. Especially dogs. She comfort me when I'm alone. Nandyan siya. Pero wala naman tayong magagawa. Wala tayong choice eh. Hanggapin na lang natin. So yun guys. Tatapusin ko na po yung video dito. Sana po, kahit na hindi man kayo interesado, na-feel niyo po yung sincerity ko. Na-feel niyo po yung loneliness ko na nawala yung aso ko. So, sana po, maging lesson po yun sa inyo na alagaan niyo po yung mga aso niyo. Huwag niyo po silang babayaan. Para din po kasing tao yan. Kaya, turing niyo din po siyang tao. Huwag niyo pong sasaktan kasi pag yung aso kasi na sinaktan mo, parang magiging mahilap siya sa'yo. So yun, mahalin natin. Especially mga dog lovers dyan. Alam niyo po yan. Shout out po sa inyo. So, yun lang po. Kung nagustuhan niyo man po itong video na to, at naramdaman niyo po ang aking kalungkutan, at nanginginayang din po ako, sana po mag-subscribe po kayo sa aking channel, Jay Ganson Vlogs. Click niyo po yung bell button po para po ma-notify po kayo sa lahat ng mga videos ko. At sana po makompleto ko na po yung requirements ng YouTube. Ma-beat ko na po ang 5,000 para po ma-monetize po tayo. Pangako ko po sa inyo na kapag na-monetize po ko ay tutulong ako kung ano yung makakaya ko, kung ano po ang aking maibabahagi, especially pag sumali po. Alam mo po yan, sa mga sumusupport sa akin dyan, huwag po kayong bibitaw sa akin. Sana po maniwala po kayo sa kakayahan ko. So, hanggang dito na lang po mga katulong sa akin.